Magkano po sa interior? Interior po. Pag sa pang 27, magkano po? Ah, wala. Ayan. Magkano sa ganyan? Sige.
kangen. Nampan TikToknya. Okay, so andito na tayo ngayon sa paanan ng Tanawan, Laur, Nueva Ecija. So ngayon ay January 2, 2021. So first ride namin ng Team Kapadya. Okay. So i-accept natin dito ngayon yung challenge ng karamihan na aakyat dito sa Tanawan na to nang walang baba o hihinto sa pag-ride o sa pagpadyak. Okay, so almost 5 times ko nang tinry ito. So lahat yun failed. So ngayon tatry natin itong pang-anim. So sana maakyat natin ng diretso. And then ito nga palang tanaw na to is dinadayo ng karamihan dahil nga maganda ang view sa taas. And then may challenge yung paakyat dahil mataas nga. Okay, so mapapansin nyo dyan, maraming humihinto. Maraming nagpa-fail, pero marami rin naman yung nakakadiretso. Ilan lang yung mga matatagal nang nagbabike. Okay, so ako, yung technique ko dito sa pag-akyat is mas gusto ko yung mabagal. Yung chill, chill ride lang. Hindi yung mabilis. Yung iba, hindi ko kaya yun. So, mabagal lang, pero makakakyat ako, nakakapadyak. Kasi kapag mabilis, medyo napapagod ako dun. Hindi ko kaya. Okay, kasama ko dito ngayon, sa team namin nakapadyak, si Sir Gary, Sir Choco, Sir Jojo, Sir Lamberto. Okay, so medyo nauna na sila, ano? Tayo yung nahuhuli. Okay, so ito na. Start natin. Ayan o, pansin nyo, meron ng mga huminto. Ayan, mga nagpapahinga na. Kasi yung unang part na ahon is medyo makunat. Pag sinabing makunat, mahirap padyakan. Medyo matirik, medyo mataas. Tapos walang recovery kasi halos pataas kung mapapansin nyo. Ayan o, sa video, walang diretso. Ito, si Sir Choco to. Tapos sa gilid, ayun, Sir Gary, and then Sir Jojo. Okay, so sabi ko, Sir Choco, sabayan ako. Ayan, ito. So sabi ko, halika, sabayan mo ako para ano. Kasama akong papadyak patas. Nasa 1/4 na kami ang tanawan, pero matuloy-tuloy pa rin yung pag-ahon, no? Walang recovery. Okay, so maganda rin pag pumapadyak tayo, unting biruan, untuan, para ma-enjoy lang yung ride, yung pagpapadyak. Ayan, and then syempre ingat din kasi kung minsan may mga sasakyan na mabibilis. So, dapat awareness ka dun sa manggagaling sa likod tsaka sa harap.
Oh, pansin nyo guys, ang taas. Grabe. So, kung hindi mo paghahandaan ito, kung unang attempt pa lang, so, bibihira yung nakakaakyat kaagad ng walang hinto. Grabe. So, ayan guys. Medyo nauuna na si Sir Choco. So, nainip na yan. Kasi, sanay niyan yung maakyat. Medyo aggressive ng konti, no? Eh, hindi tayo ganun. So, tulad na sabi ko na maakyat ako sa tamang speed. Medyo mabagal na. Ayan. Hindi sa mga mag-a-attempt ng challenge, unlock dito sa Tanawan. So, siguro healthy food 2 days before, iwas sigarilyo, iwas inom. Then, yung mga healthy na pagkain muna. No? Ayan. So, ito. May mga naka-road bike na rin na umaahon, no? Medyo mabilis. So, gamit ko nga pala MTB Sagmit MTB. Naka 1x12 ako. Ayan. So, nung una guys, naakit ko tong Tanawan yung pinakamalaking cogs ko. Kulang pa yun. So, paulit ng paulit. Ayan, medyo na-upgrade ng konti. Medyo nababawasan. Ayun, kung napansin nyo, meron yan, oh, may mga nakahinto na naman. Ayan. So, ganun kahirap yung unlock challenge dito sa Laog, Tanawan. Ayan. So, tiyagaan lang talaga. Pag may goal, so, sige lang. And then, isa pa, huwag nyo pansinin yung masakit. Mawala rin yan. Basta padyak nyo lang. Ayos. Kukuha rin yan. Okay, so yung haba pala ng Tanawan na to o yung daan na to, almost 1.5 kilometer. Yan, naaakyatin. So, hindi rin basta-basta. Okay. Ito, medyo nasa kalagitnaan na tayo. Papansin nyo sa bandang kaliwa, yung mga nakahinto pa rin, siguro mga papahinga, mga baguhan, hindi natin alam, ano. Sa malamang, ganun. Ayan, konti na lang. It's almost half na. Bibit din natin yung minimiti na luck challenge dito sa Tanawan. So, dinadayo rin itong lugar na to, hindi lang din sa challenge kundi yung lugar sa taas mayroong mga tourist spot tulad ng El Cobre, then marami pa. And marami rin kainan, bijoke, tambayan, mga magagandang view. Ayan. Kikita si Sir Choco, medyo malayo rin. Hindi ko alam kung siya yung sinusundan ko. Kasi kanina nagpagliko, nawala sa vision natin. Pero si Sir Lamberto is nasa taas na, nauna na kanina. So, ang nasa likod natin, si Sir Gary, at saka si Sir Jojo. Okay. So, sa palagay ko, Sir Choco yung nasa harapan. Yan. So, konting-konti na lang. Pag-ikot na ito, o pagliko na ito, nakakit pa, and then yun na yung top. Okay. Ayan o, mga
target niya. Siguro pag patuloy-tuloy, baka lalakas din tayo. Tingnan lang. And then isa pang napansin ko sa pagpadyak na paakyat. Ako kasi pagka nakikita ko yung taas na inaakyat ko na malayo pa, nakaka-stress. Parang mas lalo ka pang mapapagod. So ang ginagawa ko, yumuyo ko ako. Itignan ko lang yung daan. Pag nakakita ko kasi sa na mataas pa, nako, parang kakabang ka pa, layo mo na, naiwanan ka na, yung feeling na ganun ba. So ito, mga dito rin sila huminto, so siguro, yan na yung goal nila, yung taas nila, pero actually, doon pa sa gawi doon. Yan, mga kainan, medyo okay. Marami yan. Tapos sa gawin ka, doon yung mga ikutan. Na, konti-konti na lang. Dito sa part na to, halos pinipilit ko na lang. Masakit na talaga. Ang sakit. Ang sakit sa binte. Masahita. Okay, sa wakas. So, ito na. Okay, ito ang tanawang lower. Ayan, dami ng tindahan. Ito ni Sir Bert, Sir Chowo.